Halos isang linggo bago ang pasukan, inamin ng DepEd na kulang ang seguridad sa maraming public schools sa bansa. May ulat on the spot si Sherry Ann Torres. She? Yes, Rafi. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation, kaugnay sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo, inamin ng Department of Education ang kinakaharap na problemang pangsiguridad ng maraming pampublikong paaralan sa National Capital Region. Ito ayon kay Director Ponciano Mengito ng DepEd National Capital Region ay dahil kulang na kulang talaga sa mga security guard o tagapagbantay ang maraming public school dito. Malayuan niya ito sa estado ng private schools kung saan may nakatalaga-talaga silang security guards para bantayan ng mga estudyante at paaralan. Para mabantayan ng public schools, mga local government unit o barangay halls na lang ang nagbibigay seguridad sa public schools gamit ang kanilang mga tanod. Pagbibigay din ni Mengito, maliban sa loob ng paaralan, humingi na rin daw ng tulong ang DepEd sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para bantayan mabuti ang mga school services kasama na ang mga tricycle na madalas nag-overload ng sakay na estudyante na naglalagay sa kanila sa matinding panganib. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA naman, tiniyak na ang kanilang kahandaan para sa nalalapit na school opening sa lahat ng antas. Gabi maliban sa 1,000 na street sweepers na aktibo na ngayon naglilinis sa mga lugar patungo o malapit sa mga paaralan, tuloy na rin sa pagkukumpuni ng mga railings na mga daanan at ito pa ang MMDA Engineering Office, sabi ni Assistant General Manager Emerson Carlos. Paigtingin din daw nila ang pag-implementa ng anti-jaywalking, anti-smoking at selling of cigarettes malapit sa mga paaralan, gayon din ang traffic rules sa buong Kabaydilaan, partikular na sa mga lugar na may eskwelahan. Inihahanda na rin daw ng MMDA ang inaasahang pagpuko sa mga pasahero sa Pasig Ferry System na may malapit na istasyon sa Polytechnic University of the Philippines o PUP, sabi ni Carlos. Ang PNP naman magpapakalat din daw ng police personnel sa mga universidad, kolehiyo sa buong bansa, lalo na sa mga dahil sa mga nakalipas na taon, may mga pagkakataong nakakatanggap na sila ng ulat ng bomb threat o bully at gayon din ang bullying incident sa tuwing may school opening o kaya ay pasukan na. Maglalagay din daw Rafi na help desk ang PNP sa loob ng mga paaralan kasama na ang contact numbers para matawagan ng mga estudyante kapag may emergency, sabi ni Senior Superintendent Cornelio Barrios ng Directorate for Operations. Samantala, ang mga opisyal ng LRT 1 and 2, MRT 3 at Philippine National Railways, handa na rin daw ang mga pasilidad na tumanggap ng mga estudyante inaasahang madadagdag sa regular nila mga pasahero ngayong pasukan. Ngayon, Rafi, nagpapatuloy pa rin ang pagdinig ng House Committee on Transportation. At yan muna ang latest mula dito sa Kamara. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Sherry Ann Torres.